So, desidido na nga ho, guys, itong si former Senator Leyla de Lima na magkaso ho sa mga vloggers na sumira ho ng kanyang reputasyon. According dito sa news, de Lima is suing vlogger that degraded her as a woman. So, right naman ho ni former Senator Leyla de Lima na magkaso ho sa mga vlogger na sumira ho ng reputasyon niya. Karapatan niyang magkaso ng mga related ba sa paninirang puri. Yung libel, cyber libel, defamation, slander, at yung assault honor na kung saan ho, yung kanyang pagkatao talaga ay literal na inapakan. At naka-receive din siya ng mga cruel statement, hateful statement, dahil ho sa mga fake news vlogger na ikinontent siya para siya ay siraan at magkaroon ho ng hateful yung mga taong nakakapanood dito sa mga pinapalabas ng mga vlogger laban ho sa kanya. Kasi guys, imagine na kung ikaw si de Lima, ipagpalagay mo na lang yung sarili mo na ikaw si Leyla de Lima. Pinakalatan ka ng fake scandal videos, tapos lalabas ka or kahit nandyan ka sa kulungan, may mga pulis na makikita mo na nakikingiti sa'yo or kahit sinong tao nakikingiti sa'yo, hindi mo alam kung ano ba yung reason ng pagtawa nila sa'yo or yung pag-smile nila sa'yo. Diba? Baka malay mo about ba to sa scandal or sa ibang pamamaraan. So, we do not know kung ano yung reason behind ng pagngiti sa'yo ng tao or yung pag-smirk, pag-smile, diba, with the teeth sa'yo ng tao. So, as a woman, talaga nga namang na-degrade ho ang kanyang pagkataod nito. So, deserve naman ho ni Leyla de Lima na kasuhan pabalik itong mga vloggers na nagpakalap ng fake news sa kanila. Kay former Senator Leyla de Lima. Ang iba pa nga mga vloggers na yan, di ba? Bukod sa may sweldo na sa YouTube, nabigyan pa ng pwesto. So, mamaya babanggitin natin kung sino ho yung mga vloggers na possible na kakasuhan ni Leyla de Lima. Anyway, basahin natin to. Vloggers who had spread fake news and malicious disinformation against recently released former Senator Leyla de Lima should brace themselves for possible court cases that are now under study by her legal team. So, pinag-aaralan na ho guys ng kanyang kampo ang pagkaso dito sa mga vloggers na nagpakalap ho ng ridiculous fake news at mga malicious disinformation against dito kay former Senator Leyla de Lima. Anyway, the charges could include libel. Yan ho yung mga possible na ikakaso sa kanila. Libel, cyber libel, defamation, slander, and assault to honor. Said Lima, who was granted bail last month after almost 7 years in detention at Camp Crame for drug-related charges filed against her during the previous administration. Kasi guys, di ba si Leyla de Lima, nakalaya naman ho. Kasi yung first cases niya, ang nangyari ay acquitted. Second kaso niya ay acquitted din. At yung third case niya, dahil mahina naman ho ang ebidensya laban sa kanya, ay pinayagan na siyang mag-fine ng bail. So, bukod sa pinakalap nila na itong si Leyla de Lima ay drug queen daw, sabak queen, bukod sa pinakalat nilang fake news na yan, at naka-receive din siya ng cruel message, hateful statement, laban din dito sa mga tao na nakarinig ng fake news against dito kay Leyla de Lima, ay nagpakalap pa guys ng mga malicious video, yung mga scandal na kahit hindi naman ho siya iyon. So anyway, di ba, deserve ni Leyla de Lima na ma-achieve din po ang justice, just to be fair. Kasi guys, imagine, okay na gamitin natin ng social media para ho makapagpalaganap tayo ng good information. Kaso ang ginawa nila sa social media, nagpakalap sila ng fake news, hindi nila ginamit ito sa maayos na pamamaraan. So yung mga taong yan, deserve ho na makasuhan. Kasi kapag patuloy pa yung lumalaganap, patuloy pa yung mamumunga at gagayahin din yan ng ibang mga vloggers na okay lang pala magpakalap ng fake news. Kasi ito nga si Mocha Uson, napangalanan ko na. Kasi yung kakasuhan dito is si Mocha Uson, si Thinking Pinoy at si Mark Lopez. So sasabihin nila na ay okay lang pala magpakalap ng fake news kasi hindi naman po nakakasuhan. So much better na masampulan para mag-serve as a lesson din to sa ibang mga vloggers na nagsisimula pa lang magpakalap ng fake news or may mga biases. Okay lang naman mag-report ng kung ano-ano sa
social media, as long as wala kang biases or 'di ba napaka-neutral mo, wala kang dinidegrade na pagkatao ng ibang tao. So anyway, at saka hindi naman, may mga times din naman kasi guys na pareha sa akin, critics ako, hindi naman yun pagdidegrade yung ginagawa ko kay Vice President Sara Duterte. Bagkus ako ho ay nagsasalita lamang ho sa katotohanan. So pag may nakita tayong mali, pupurihin. Ay, pag may nakita tayong mali, bubuljakin. Pag may nakita tayong tama, pupurihin. So pag mali, di ba? Ating uusigin yan. Pag tama, pupurihin natin yan. So, meron ho tayong press freedom. Pero yun nga lang, guys, ang freedom of expression, ginagamit ho para sa katotohanan, sa mga boses natin, sa mga boses, sa mga bagay-bagay. At hindi ho yung press freedom pwedeng gamitin sa pag-spread ng lies. Anyway, going back sa ating topic, in an interview with the Inquirer on Friday, the former Human Rights Commissioner and Justice Secretary said that while she does not go for censorship, that believes that one should always be respectful of everyone's right to free speech. What some bloggers had posted on social media were a clear abuse of their rights to free expression. Yun na nga guys yung ginawa ng ibang mga vloggers. Instead of expressing their rights of press freedom, ang ginawa nila, ginamit nila ang freedom of speech to tell lies to the public, which is not good. Napaka, alam nyo yun, unconstitutional ho na ginawa ng mga ibang vloggers na yon. And dahil nga ho, may screenshot, may mga video itong kampo ni Leila de Lima ukur dito sa mga vloggers na mga nagpapakalap ng fake news. Now, they are under study na if ano ba yung mga possible cases, mga possible charges na ikakaso against dito sa mga fake news peddler, ng mga vlogger, ng mga DDS na nagkalat ho ng cruel statement, hateful statement against po kay former Senator Leila de Lima. So, going back sa ating topic, unprintable. Social media, De Lima said, was supposed to have been envisioned for good. Supposed to be source of information in order to do good for society. Instead, it became a tool for fake news, propaganda, and misinformation. Yun na nga ho, guys, yung sinasabi ko sa inyo. A social media is a tool for source of information. Kasi, dito sa social media, even though hindi ka na manood ng TV, even though hindi ka na mag-antay ng 24 oras, TV patrol, you can search a news by, diba, by internet. Dito sa Google, sa Facebook, Insta, TikTok, you can hear a news na everywhere in the social media. But this platform, yung social media, it is used to, to spread good information, para ho maging source ng information dito sa ating society. But furthermore, ang ginawa ho ng iba, ginawa nila itong tools para ho mag-create ng fake news at mag-create po ng hate sa ibang tao na kanilang mga tinitirada, which is not good. Kasi hindi nyo na nire-respeto ang pagkataon ng isang tao, bagkus dinidegrade nyo pa ito. So, hindi ho yan makatarungan. Napaka-unconstitutional ang social media ginagamit, guys, para ho sa pag-spread ng information at hindi po gawing tool para ho magpakalap ng fake news at makasakit ho ng ibang tao at gumamit ho ng propaganda against the other person na hate nyo. Did you really get my point, guys? Going back sa ating topic. She initially tried to ignore the slurs as she said, not to go down to their level. De Lima said, adding that she had even resorted to hiding her mobile phone that were cloned were cruel and hateful statement. Ino muna tayo, guys. So, sinabihan na po ito ng kampo ni De Lima na huwag mo nang patulan yan, don't go to their level. So, sinabihan na po siya ng kanyang advisor na huwag kang bumaba sa mga level ng mga tao na yan. Pero, ang sabi ni De Lima, maybe we should address the misinformation that they spread about me. So, ang kailangan niyang gawin dito, kasi diba sinabihan na siya ng legal advisor niya na don't go down to their level. Ang sabi naman ni De Lima, maybe we should address the misinformation that they spread
spread about me. So kailangan mong solusyunan ang ginawang fake disinformation laban dito kay Leyla de Lima para din ho maklaro ang kanyang sarili sa sambayan ng Pilipino at ma-remove na guys yung word na drag queen, sabak queen, may scandal, 'di ba? Gusto hong malinis ni de Lima ang kanyang pangalan dito ho, sa ating mga mamamayang Pilipino. At dagdag niya pa na hindi daw siya guys nakakatulog to the point na tinatago niya ang cellphone niya dahil naka-receive siya ng mga cruel and hateful statement. So, kailangan niyang itago yung cellphone niya, kailangan niyang hindi magbukas ng social media kasi nga napakadaming cruel statement at mga hateful statement ang kanyang nare-receive and hindi niya kayang i-defend ang kanyang sarili bagkus siya ay nasa detention center kung saan siya ay nakakulong. So, ang hirap i-defend ng kanyang sarili during that time. Kaya ang daming misinformation na na-spread online, diba, against sa kanya. Kaya nga nakaka-receive siya guys ng humigit kumulang 2,008 message in a day. So, people were telling me, if you don't respond, there may be more people who would believe this lie. So, sinabi din ng ibang tao sa kampo niya na kapag hindi mo to solusyonan, kapag hindi mo to i-address tong issue na to, patuloy silang magpapalaganap ng fake news at patuloy nilang paniniwalaan itong mga cruel and hateful statement against dito kay former Senator Leyla de Lima. So, kaya ngayong gagawin niya, maybe we should address this misinformation that they spread about me. So, kailangan hong solusyonan itong mga misinformation na kumalat against sa kanya. At meron din siya guys kakasuhan na dalawang lawyers. According to this article, her lawyer are now looking into filing charges against those who have posted crude message and misinformation about her. De Lima recalled how in 2016 she received offensive and unprintable comments after the public prosecutor during the term of then-President Duterte accused her of receiving millions of peso in drug money from convicted drug personalities during time as a justice secretary, which is si Aguirre. Kasi ang sabi nila, si De Lima daw ho ay nag-receive ng million peso doon sa Paranaque related dito sa drug money. Which is napatunayan naman guys na hindi naman totoo kasi ang kaso niya ay acquitted. Diba? So kung totoo yan, dapat, diba, meron siyang kaso. Pero ang nangyari guys, acquitted siya sa first and second drug case niya. At yung kanyang third case ay piniyagan siyang mag-fine ng bail because mahina ho ang laban, ang mga information against her. So, going back sa ating topic, I hope you, nasasabayan nyo yung ating content natin ngayon. Kasi sabi niya, yan na nga, going back sa ating topic, 2,000 message a day ang kanyang nare-receive. The three drug-related cases of two which have been dismissed were strongly denounced by De Lima and her supporters as trump-up charges meant to get back at her for investigating an extrajudicial killing in Davao where Duterte was still mayor of the city and the debt that piled up as he waged a drug war during his presidency. So, during the House hearing, the Philippine drug trade in September 2016, I received more than 2,008 messages. Degraded me as a woman. De Lima said there were so many social media posts and messages that she cannot even cite a specific example anymore. So, napakadami ho mga fake pages, mga pages ang ginaya ho galing dito kay Lamoka Uson, kila Thinking Pinoy na nag-spread online, ginawan pa siya ng mga memes, 'di ba? So na-degrade ho ang kanyang pagkatao lalo na yung kanyang pagkababae because of the fake scandal that spread online, 'di ba? Na kahit wala naman itong katotohanan. So sabi nga ni De Lima, 'di ba? Hindi natin alam yung mga nakikismile sa akin if ano ba yung reason noon, kung doon ba yan sa scandal or sa other sa ibang pamamaraan. And to the point na tinatago niya na yung cellphone niya kasi nga siya guys, nadedegrade yung sarili niya kasi nakaka-receive siya ng mga hateful and mga cruel statement coming from the other people kasi nga naipakalap itong mga hateful statement against sa kanya na galing dito kay Lamoka Uson, kay RJ Nieto at dito kay Mark Lopez.
So, yun na nga guys. Oh. Uson, Nieto, Lopez. But she is aware of those blogger. Dilima said, adding that identifying these people and verifying what they posted would be easy since most of their incriminating social media posts are still accessible. So, ngayon mo, Kauson, RJ Nieto, Mark Lopez, uso nang mag-delete-delete ng mga posts nyo since nung 2016 against dito kay former Senator Leyla de Lima. Kasi, sabi nga dito, yung mga posts nyo up to this moment, mga accessible pa. So, delete-delete na pag may time, ano? Anyway, further go back sa ating topic. Most of the posts came from the personalities known to be Duterte supporters who were later given plump government position o binigyan pa ng mga posisyon ng iba dyan. Many of those who insulted her as a paid by the previous administration, so insulting her became the norm. So bukod sa sumusweldo sila dito sa social media nila, sa Facebook, sa YouTube, or sa other platform, bukod sa sumusweldo sila sa mga platform na yan, meron din silang sweldo dito sa ating government because bayad sila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At bukod sa bayad sila ni dating Pangulong Digong, meron pa silang mga nakukuhang benefits and positions. Like dito kay Mocha Uson na ginawang USEC, Presidential Communication Operation of Assistant Secretary. Ginawa pa silang mga ano, mga may lugar, may mga posisyon dyan sa gobyerno. So nagkalat ka na nga ng fake news, may bayad ka pa coming from the government, nabigyan ka pa ng posisyon. So ang dami ho ang mga na-receive nilang benefits sa paggawa nila ng fake news. So ngayon, nababalikan sila ni Leyla de Lima, mukhang wala na silang protection coming from the government ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So haharapin niyo yung kaso ng sarili-sarili nyo. Anyway, many were just doing what Duterte was doing and they thought it was fashionable at the time, she added. They utilized social media in order to destroy the public persona of someone who happens to be the enemy of the most powerful person in the country. So, like what I said, that social media, the media is a tool for source of good information and to spread information through online. Diba? Para updated tayo sa mga update ng ating bayan. But you know what? Other vloggers use social media as a tool, as a platform for black propaganda, for spreading lies, for spreading misinformation against someone na hate nila. Diba? So, diba? That's not how social media works. So, if you are a diba, vlogger, you should be neutral. Okay lang naman na maglahad ka ng press freedom mo, exercise mo yung freedom of speech mo. There's nothing wrong with that. But to degrade someone else, that's not okay. That is unconstitutional. So, ngayon na binabalikan kayo, you should face this case. But then, sabi din ni Leyla de Lima, masuunahin niya yung kanyang kaso. After that, after niyang maka-breathe dito sa eksenang ganap sa kanyang mga recent cases na mga, alam niyo, fabricated stories, after niyang makalaya 7 years sa detention, now babalikan niya itong mga vloggers na nagkalat ho ng cruel and hateful statement against her kasi gusto niyang malinis ang kanyang pangalan in the public. Mawala yung may scandal, mawala yung sabakwin, mawala yung drugwin, mawala yung ganyang name drop sa kanya. Anyway, going back sa ating topic, a search of previous posts on the Mocha Uson blog Facebook page, for example, showed September 2016 CNN video showing de Lima emphatically proclaiming her innocence in the drug charges. So, diba, alam niyo yun guys, dinigrade ang kanyang pagkatao na ito si de Lima, drug queen to, ganito, ganyan. Yan ho yung kanilang pagbibintang dito kay former Senator de Lima. Yet, Uson, a former Presidential Communication Operation Office Assistant Secretary, put a caption on the video that translated to, de Lima is having tantrums again. Imagine that. So, ano kaya yung na-feel na anxiety, depression ni de Lima during that time? You don't feel her pain kasi hindi naman kayo yung nasa posisyon niya. Hindi nyo alam yung kada araw na tears na nilalabas ni de Lima. Hindi nyo
alam yung kada araw na break, heartbreak sa kanyang puso, yung hate, yung, di ba, hindi nyo alam yan, yung nagsasuffer siya sa anxiety na gawa ninyo bukod sa patong-patong na kanyang problema. So, talaga namang deserve ni Dilima na magkaroon ho ng, you know what, justice na ginawa, justice sa kanyang sarili laban ho sa ginawa niyong mga cruel and hateful statement against her. So, accountability. In 2017, Thinking Pinoy Facebook page run by Joseph Nieto showed the blogger and another social media personality, Mike Acedo Acevedo Lopez, posting before Dilima's office with an edited image that Senator behind bars. Another post by Nieto, March 2021, contained suggestive word alluding to Dilima's alleged relationship with her driver. So yun na nga guys, na merong relasyon itong si Dilima dito sa kanyang driver, which is hindi naman ho totoo yun. So you know what guys, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, be mindful in using social media platform, di ba? You should think it before you click. So, pag-isipan 100 times before i-post ito sa social media kasi it can degrade, it can hurt, and, di ba, you know, it can cause a depression sa isang tao na pinupunteriya nyo. So, nakakalungkot isipin, this is the social media works now, na, you know, may fake news na, hindi na to, kumbaga, dapat yung mga ganitong bagay, sinesensored to. So, dapat naglalagay kayo ng disclaimer, o disclaimer, may patanong, dapat ganun, hindi yung tungkali na ina-accuse nyo na yung tao, kahit hindi naman ito totoo. Anyway, sabi pa dito, Nieto was a former consultant at the Department of Foreign Affairs while Lopez was a former member of the National Youth Commission. When asked to apologize for the taunting photos in the front of Dilima's office, Nieto refused, saying he was entitled to his own political opinion. So, di ba? Ikaw na nga itong nag-post ng nakakasira. Ikaw pa to yung may lakas ng loob na magsabi na, I am entitled to his own political opinion. So, filing charges against those vloggers won't be easy, sabi ni former senator. So, yung pag-file dito sa mga vloggers na yan ay hindi ho magiging madalis para sa kanya. But, for the study now, I told my lawyers is if it's still prudent and wise for us, go back those people. So, Dilima said she would want to prioritize securing an acquittal in her third and final case. And then, our focus is to hold accountable the people behind Trump up charge against me. So, as of this moment, this is not her totally priority to file a case against those blogger who, you know, spread lies against her. But yung kaso niya na kinakaharap ngayon. But then so far, after this mga eksena ng ganap na to, pag naka-brief na siya sa area na to, sa grounds na to, then maybe magpa-file na siya ng mga kaso against those vlogger who spread misinformation against her. So ngayon, pinangalanan niya na si Mocha Uson, si Mark Lopez, si Thinking Pinoy. Bakit hindi nakasama dito si Banat Bay? So, I hope na si Banat Bay isama nyo din. So, anyway, still, those names were mentioned, said, referring to Uson, Nieto, and Lopez, we are aware of them. So, yun na nga, guys. Anyway, yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia. Nyo, at babalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.